Ganito tinatapos na halos pati referee at doktor ay nagmamakaawa na sa Pinoy para lang itigil ang pagwawala sa abroad. Binansagan sa ibabaw ng ring bilang leopardo, isang uri ng hayop sa gubat na taglay ang mapaghiganting karakterismo. At gaya ng mabangis na hayop na ito, sanay mag-isang mamuhay ang angking abilidad nito na may hahambing naman kay Alan Tanyada, isang uri ng boksingerong nakikipagsapalaran sa Japan upang doon ay maghigante sa sunod-sunod na kalakaran sa Japan na tinatalo at ginagawang pagkain lang ang lipi ng mga Filipino. Kung kaya't isang matinding paghihigante ang naganap kontra Hapon. Ng mga panahong iyon ay nakalatag na para sa Hapon na si Rikiya Fukuhara para sa isang pakanting OPBF belt under 130 pounds division. At ang napili nga ng promoter bilang pagkain sana ng inaalaga ang boksingero ay ang ating kababayan mismo na may kakaibang pangis sa ibabaw ng ring. Dito'y isang preparado't handa sa laban ang sumambulat sa Pinoy. Ang bakbakan kasing ito ay mabilisang pinlansya o short notice. Nang sa ganon, ay hindi makapaghanda pa ng husto ang tinaguriang leopardo ng mga Filipino. Ngunit sa isang iglap, parang gutom na nilalang sa gubat ang nag-food trip sa Japan. Dahil sa isang kurap, matinding pananakmal sa Hapones ang inihasek ng Pinoy. At para ating lubos na maaninag ang tinde ng paghihiganting Pinoy, ating saksihan ang bakbakan para sa OPBF belt. Alan Tanyada na may 15 wins, 8 loss and 7 by way of knockout versus Rikiya Fukuhara na may 32 wins and 24 by way of knockout. Bakbakan under 130 pounds division, super featherweight title. Welcome sa ating commentary podcast. And this fight is battle for OPBF super featherweight belt. So red trunks with yellow para sa Pinoy na si Alan Tanyada. White with black naman para sa kanyang katunggali na si Rikiya Fukuhara ng Japan. So antabayanan po natin yung boksingerong ito na lumalaban. Dahil malalaman nyo kung gaano katindi ang boksingerong ito. Konting trivia lamang po para sa Hapon. Ito pong kalaban ni Alan Tanyada rito. Ito po ay former Japanese super bantamweight title holder. So meaning sikat po ito sa bansang Japan. At ang bakbakan ngang ito eh ginanap pa mismo sa lungga ng kalaban, ano? At ating alamin yung estilo dito ng ating kababayang si Alan Tanyada. Actually, hindi ko maaninag agad eh, yung estilo na ito eh. Parang ginagamay-gamay niya muna yung laro ng kalaban. Tulad niya, no? Oh, nice punch! Ginagamay-gamay niya, and at the same time, binibigyan niya na ng pitik na malalakas. And ang kagandahan dito sa kanyang kalaban, mahaba yung galamay, ano? At talagang masipag itong Hapon na sumuntok ng suntok, tumapon ng jab. Ang nakakabilib dito sa ating boksingerong ito na si Alan Tanyada, eh isipin nyo, nasa 18 years old pa lang ho ito nung time na ginanap itong bakbakang ito. So napakataas ho nung antas nung kanyang IQ. Oh, nice punch by Alan Tanyada. At makikita mo rito si Alan Tanyada, talagang palaban, ano? Hindi mo aakalaing 18 years old lang siya rito. So, tinagurian po itong leopardo. Dahil ang katangian po ng leopardo, eh mahilig pong dumayo yan para kumain ng meat. So ganito po ang ginagawa dito ni Alan Tanyada. Dumayo sa ibang lugar para magsilbing maghunt ng pagkain.
So abangan natin yung last part ng video na ito, brother. Kasi itong si Alan Tanyada, sobrang late game maglaro. Sa umpisa, sinusukat-sukat muna yung laro ng kalaban, yung footwork, yung distance. Kasi matangkad doon itong si Rikia Fukuhara. Mahaba po ang reach advantage nito, tsaka nasa 5'8" yung tangkad. So medyo maingat pa rito si Alan Tanyada. Pero may mga wild punches na rin kahit pa paano. So mukhang nakatikim na rito yung Hapon kung gaano kalakas yung Pinoy. Dahil napapa-atras na po. Nice body by Alan Tanyada. So nakilala natin si Alan Tanyada bilang slow starter. Kumbaga sa Leopardo, dahan-dahan yan eh. Dahan-dahan kumikilos, sabay biglang mananakmal. Ganun po ang bansag dito kay Alan Tanyada. And very smart naman yung galaw dito ng Hapon. Dinidistansya lang, suntok, jab. Talagang minamaximize yung kanyang reach advantage. Ang tanong, kaya niya bang i-maximize ng todo yan kontra sa Pinoy na ito? Batang-bata ho, 18 years old. So may mga jab doon si Alan Tanyada. Oh, nice body punch. At mukhang nasaktan doon yung Fukuhara. Nasasaktan yun, no? Tumitiklop. At sinisikap bawian nung Hapon. Oh, nice punch by Alan Tanyada. At napapaatras doon si Fukuhara, the former Japanese title holder ng Super Bantamweight. So yun yung estilo ni Alan Tanyada. Sa bawat bigayan, laging siya yung nananaig. Minimake sure niya na siya yung mananaig sa palitan. Yun yung kagandahan kay Alan Tanyada na hindi natin nasilip nung umaga, nung maagang fight. You know, mga wild punches na ginagawa ni Casimero eh, di ba? Mga ganong tapon. Oh! At kagandahan sa Hapon, talagang palaban. Ikaw ba naman maglaro ka sa sariling baluarte mo eh? Hindi ka ba gaganahan? Eh? So ito na, antabayanan natin dahil unti-unti pong umiinit yung ating inihatid na laban. Oh! Solid! At talagang ramdam na ramdam yun ni Rikia Fukuhara. Groggy pa po. Ayan, tignan natin. Paano tatapusin to ni Tanyada? Oh! Battle for survival ang kinikilos ng Hapon at mukhang titiklop to. Oh! Ayan. Tinamaan sa ano si Kimura, mukhang nasaktan. Sabay ulo. Grabe. Wild puncher, big puncher. Itong si Alan Tanyada. Talagang leopardong-leopardo ang kilos. Oh! What a move by Alan Tanyada. Grabe yung galaw ng Alan Tanyada. Isipin mo, lugan ang kalaban, no? Bang! Oh! Tumilapon doon yung Hapon. Sobrang solid ni Alan Tanyada. Leopardong-leopardo yung galaw. Tapusin natin, tingnan natin paano niya tatapusin yung fight. Tingnan. So Mitra, tinamaan doon sa sintido. Spaghetti legs. Oh! Tapos ang bakbakan kay Alan Tanyada.
So siya po ang tinaguriang OPBF Super Featherweight title holder ng mga panahong ito. So dumako naman tayo sa next fight. Dahil pagkatapos po sa Japan, dumayo naman po ito sa bansang Indonesia. So grabe po yung palitan dito at all out bugbugan ho ito. So nakabandi lang Pilipinas itong si Alan Tanyada rito. Habang yung kanyang katunggali naka black trunks with red. So wag po kayong magtataka at magugulat sa fight na ito, brother. Kung umabot ka pa, ha? Dahil ito yung isa sa mga pinaka-the best na fight ni Alan Tanyada. So tunghayan natin para mas lalo pa nating makilala. So dito, mas lumakas yung kumpiyansa ni Alan Tanyada. Kasi umakyat na po siya ng timbang ng lightweight division matapos makuha yung OPBF belt ng super featherweight. At ginanap po ito sa Delta Sports ng Indonesia. So katulad nila Pacquiao, nila Casimero, ganun din po ang ginagawa noon ni Alan Tanyada. Tuloy-tuloy sa pagdayo, manalo-matalo. At hindi rin hubiro yung kanyang katunggali rito, brother, ha? Dahil mataas po yung winning rate nitong si Roy Muklis ng Indonesia. At matangkad din ho ito, no? 5'8". At ang kakaiba dito kay Roy Muklis, brother, yung kanyang reach advantage, sobrang haba. Kasing haba po nung galamay ni Margarito. 7'3". Isipin mo yun. Diba, mababang timbang tapos 7'3 yung reach mo. Pero ang tanong, uubra nga kaya ito sa Pinoy? Yan ang ating masasagot sa dulo ng video na ito. Forever is the strangest thing. It's short. At dito mukhang nag-iba na. Oh, nice punch by Alan Tanyada. Dito mas lakas, lumakas yung kumpiyansa ni Alan Tanyada sa kanyang mga atake. Kung kanina, nagdadalawang isip siya sa bawat ataking pakakawalan, ngayon, all-out wild punches. Yan o. Sobrang solid po. At sa sobrang lakas po ng impact ng suntok ni Alan Tanyada, mabilis pong pumutok yung mukha ng kalaban. Yan o. Pati doktor napatigil at tinignan ng maigi. So tuloy. Tignan nyo naman po yung mga bato at bitaw ni Alan Tanyada. Sobrang solid. So tuloy-tuloy rito si Alan Tanyada. At ang tigas din ng panga ni Alan Tanyada. Tinatamaan din ng mga mabibigat na kamao eh. So dito natin mas nakilala si Alan Tanyada, na hindi pala umuubra sa kanya yung mga may mga mahahabang reach lang, mga matatangkad. Tulad nito. So sinusukat niya muna ng matindi. Ang kakaiba kay Alan Tanyada, biglang babatuhan ng wild punches. No? Ganun po ang estilo ni Alan Tanyada, sinusukat-sukat muna. Actually, may similarities to kay Casimero. Pagdating sa wild punches, ha, para sa akin. Kasi yung ibinabato niya, from nowhere, yan, no? Biglang susuntok sa bodega. Na mukhang hindi naman kasama sa game plan. Kaya hanggang ngayon, parang nahihirapan pa rin ako sa estilo ni Alan Tanyada. Ang hirap basahin. Hindi mo alam kung slugger ba o boxer. Sumusuntok din ng wild punches eh. Tulad niya, no? And para sa akin, yun yung mga bentahe talaga ni Alan Tanyada. Yung, kumbaga sa Leopardo, diretso sakmal. Ganun yung atake, no? So at least nakakikilala natin ng maigi yung laro ni Alan Tanyada. Hindi lang basta yung panalo, nakikilala natin kung ano yung uri ng sistemang ginagawa niya sa ring. Tulad yan, bumabak pedal din, ano?
Pero most of the fight, siya yung nag-i-initiate ng bakbakan. Siya yung atake ng atake, sugod ng sugod. Although masasabi ko na the best din yung ginagawa ng Indonesian fighter. Dahil pinapanatili nito ang kanyang distansya. At abangan nyo yung dulo ng video na to, brother. Sobrang solid. Grabe yung gagawin to ni Alan Tanyada. Huwag po kayong malilingat sa bakbakang ito. Oo, tinamaan ulit doon. At ang kagandahan sa kalaban niya, pumapalag, ano? Ganon din yung hapon kanina eh. Suntok pa rin ang suntok kahit na may mga wild punches si Tanyada. I mean, nakikipagsabayan din. Ang galing din kasing kumuha ng laro ni Alan Tanyada. Kunyari, walang depensa. Pero hinahayaan niyang tamaan siya eh. Para makipagsabayan yung kalaban eh. Oh, nice body punch. Sinimplihan doon ni Alan Tanyada, sabay napa-atras doon yung Indonesian fighter. At hindi hubiro itong timbang na ito, brother, ha? Dahil nasa lightweight division po ito. Ayun na, uy, tinamaan pareho. Pero hindi natinag doon si Alan Tanyada. Ayun, nagustuhan ko rin kay Alan Tanyada, diretso sa sentido yung suntok. Ayun, opak! Pinapaniwala ni Alan Tanyada na kaya siyang bigyan ng solid, no? Tatama pa. Oo! Yun! Nakatikim na po ng solid kay Alan Tanyada. Oh! Nice left by Alan Tanyada. Isipin mo, parang pinitik lang saglit ni Alan Tanyada. Uy, putok na yun. Pumutok na yung mata. Ibig sabihin, sobrang lakas ng suntok ni Alan Tanyada rito. Tignan natin paano tatapusin ni Alan Tanyada. Oh, yun na naman. Oh, nice punch at na-save by the bell run yung kanyang katunggali. Mukhang groggy eh. So, ito na. Ito na nga ba ang huli? Tingnan natin, ha, brother. Huwag kayong malilingat. Kunyari, pasimple lang. Oh, nice punch. Ang bigat noon, kanan. At hinabol, uy. Ito na. Ah, pinaulanan sa budeg at ulo. At hindi sinanto ni Alan Tanyada. Ayan na. Pinapaliguan ng suntok. At mukhang hindi na humihinga. Yung kanyang kalaban dito, naliligo na po. Ayan na. Oh, nice. Sentido pa rin. Oh, napaatras doon. At grabe, sobrang lakas ng impact ng suntok ni Alan Tanyada. Muli po, maraming salamat sa lahat ng nag-share ng video na to, sa lahat ng nag-like. So, i-comment nyo po kung magiging world champion ba to, kung mag-comeback fight ito. So, maraming salamat sa inyo.